Mami. Katulad naman po ako. At ngayon po ang ating lulutuin ay tinulang bisayang manok. Ngayon. Papakita ko po sa inyo kung paano po natin lulutuin ito. Ito yung gagawin ko po ay lutong probinsya. Papakita ko sa inyo at gagamitin na po natin siya ng dahon ng sili. Tapos meron po sa luya, sibuyas, meron pong bawang. Saka, ang pinakamahalaga sa lahat po ay itong sanlad. Hindi na po ako gagamit ng luya dahil po ito ang sanglad na po yung ating gagamitin pantanggal po ng lansa ng manok. At saka syempre, may papaya! Ito po. So ayan, muna na po yung tubig at ang ating gagawin po ngayon ay isasawsaw po natin dito ang manok. Para po, tanggalan po natin siya ng balahibo. Ayan, isasawsaw po natin siya para lumambot po yung buhok. Ayan, haunin na po natin. Haunin na po natin at ilagay po natin sa lababo at dito na po natin siya babalatan. Tatanggalin na po natin yung kanyang balahibo para malalilinisan na po natin yung manok. So ayan, ito po ay nalagay na po natin siya sa tubig na mainit. Dali natin ay tatanggalin po natin yung kanyang buhok. So madali lang po, ganito lang po. Pagkatapos natin siya ilagay din sa mainit na tubig, ganito lang po. Hilain lang po natin yung balahibo. Ganito po. Mabilis lang po pagtanggal ng buhok ng manok. Basta po ay nasawsaw po natin sa mainit na tubig. At ganito po. Kailangan po matanggal po natin lahat, pati yung mga maliit na balahibo. Ganito, ganito. Ang tabak po ng manok, mga kamami. Ipagandahan lang po kasi nito sa bisayang manok is yung sabaw niya. Mas malayo talaga yung lasa niya kumpara sa manok na nabibili po natin sa palengke. Kaya ito ay masarap talaga siya. Kaya hindi na ako gumagamit ng luya dito eh. Ang lasa lang talaga. Balahibo po ay ganito lang para masasama po talaga lahat. Ganun. At kapag sasawsaw po sa tubig na mainit, dapat po hindi po pwede siyang tagalan. Kasi pag tinagalan po natin at ito po ay tinanggal natin yung buhok, nasama yung laman pag na-ugat po sa pagsawsaw po natin doon sa may mainit na tubig. Kaya ganito lang po yung gagawin. Saglit lang po natin siya. 2-3 minutes lang natin siya isawsaw sa tubig para madaling marimove yung buhok. Kasi pag na-ugat po siya ng tubig, pag ito po ay hinila yung buhok, pati po yung laman ay nasasama. Ayan, malapit na. Ayan, mga kamami. Kita-kita niyo na po ba? Kunti na lang po yung buhok. Ang taba po ng manok, andi daw. Try po natin ang tubig para alam natin kung saan banda pa yung balahibo. May tatapo na lang. Tanggalin po natin yung balahibo. So ayan mga kamami, nagayat na po natin, nahiwa na po natin yung manok at ito po ating gagamitin mga sangkap. Meron po tayong bawang at saka sibuyas na mayroong siling green at meron po tayong papaya at meron po tayo pampabango na tanlad. So ngayon ito na po yung manok na aking kinate kanina at nahiwa-hiwa na po siya. Tapos na rin po siyang nalinis. At ito po yung dahon ng sili. So ngayon, umpisa na po natin igigisa itong ating mga gagawing tinolang manok. So ayan mga kamami, ito na po yung ating kawali para po ang pagisahan po natin ng ating tinolang manok. So ngayon, handa na po natin ito. Antayin lang po natin na uminit po yung kawali.
bago po natin ilalagay yung mantika. So ayan, mainit na po yung kawali, lalagyan na po natin siya ng kunting mantika lang. Kasi mas masarap yung kunting mantika lang po ilalagay dahil yung manok naman po ay native. So mas malasa po siya. Naglagay lang tayo ng mantika dahil po dun sa, dahil igigisa po natin itong bawang. Ayan po. Ayan. Antayin lang po natin mag-brown ng kaunti yung bawang. Tsaka ilalagay na din po natin ang sibuyas. Ayan. Kaya naluto na po yung bawang. At ngayon naman po, ilalagay na po natin ang ating native na manok. So, igigisa na po natin siya. Ayan. Para po. Ayan. Ayan. Ang taba po ng manok, mga kamami. Oh. Sarap. Mamaya, sigurado, masarap na masarap po ito. So, ito, halo-halo lang po natin. At ito, hayaan po muna natin siyang kumulo sa sarili niyang sabaw at lumabas po yung sabaw niya. So ayan, na halo-halo na po natin yung manok. Ang gagawin po natin, mga mami, ilalagay na po natin yung tanglad para habang po kumukulo po siya, lumalabas na po yung aroma ng tanglad or yung kanyang bango. So ngayon, ang gagawin po natin ay tatapan lang po natin at antayin po natin na lumabas po ang sariling katas ng manok para po medyo maluluto po siya ng konti at lumabas po talaga yung lasa bago po natin siya lalagyan ng tubig. So ayan, may takip na. Maya-maya konti lang. So ayan, kumukulo na po. Ang ating gagawin po ngayon ay lumalabas na po yung bango ng tanlad. Ilalagay ko na lang po yung asin para po magkalasa na po yung manok. Ayan, ang dami ko yata ang asin na ilalagay. So, ating halo-haloin. Halo-halo. Halo-halo. Tatakpan pa ho natin siya ulit para mag-ano pa po yung lasa ng manok. Lumabas po yung mga taba. So, ayan. Kumulo na po yung manok at ito na po, lumabas na po yung mantika ng manok. Tsaka tingnan nyo po, mga kamami, oh. Dilaw na dilaw po talaga siya. Kasi yung manok po na ginamit natin is mataba siya. Kaya yung ano niya, yung sabaw niya ngayon, yummy. Tapos amoy na amoy ko na po talaga yung amoy ng tanglad. So ang gagawin natin ngayon ay lalagyan na po natin yung sabaw. Lagyan po natin ng mga dalawang bowl ng ganito. Ayan, lagyan natin ng sabaw. Ayan. Oh, dilaw na dilaw po talaga siya. Dahil po sa taba ng manok. So ito po yung pangalawang bowl. Gusto ko po kasi maraming sabaw kasi native po siya, eh. Malasang malasa po siya. So ayun, mga kamami, antayin na lang po natin na kumulo ito na mga 15 minutes. Okay? At ngayon tatakpan lang po muna natin siya para antayin na lang natin na maluto ang manok. Tsaka po natin nilalagay ang papaya. So ayan, mga kamami, kulong-kulong. Ito po ay malapit na po siyang maluto. Ilalagay na po natin yung chicken cubes. Ito po ilalagay po natin para po magkaroon ng lasa. Tsaka ilalagay na rin po natin ngayon ang papaya dahil luto na po yung manok. Ito po yung papaya. Ilalagay na po natin para lumambot. So after 10 minutes, titignan po natin pag luto na po yung papaya. Kasi yung papaya minsan matagal po maluto, eh. Kaya antayin po natin pag naluto, na lumambot na po ba siya. So, ayan, mga kamami. Luto na po yung papaya. So, ngayon po, ilalagay na lang po natin ang sealing green. Dagdag pampabango po. At pakuloy lang po natin siya mga 1 minute. Tapos, naamoy ko na yung sili. Bango ng aking tinola. Lalo na po yung tanlad. Bango-bango.
So, ayan. Lalagay na po natin yung sili. At lalagay na rin po natin ngayon ang dahon ng sili. Para po pwede na po natin siyang ahonin. Ayan. Ayan, mga kamami. So, titikman po natin kung ano po yung lasa. Ayan. Sarap. Daming taba ng manok. Sarap. Oh, tamang-tama na. So, pwede na po natin siyang ahunin, mga kamami. At kainan na po tayo. So, ngayon, papatayin na po natin ang kalaan. At ito na po ay ating ahaunin na. So, ayan, mga kamami. Luto na po yung ating kinulang bisayang manok. So, ngayon, maglalagay po tayo dito sa ating bowl. At titikman na po natin. Nalagyan po natin ng papaya. Kaya ayan. Maglalagay na po tayo ng laman. So, ito ilalagay po natin. Yung part ng pakpak. At lalagyan po natin ng dahon ng sili. Ayan. Lalagyan po natin ng sabaw. At atin na po titikman. Kung okay na po ba. Ayan. Lagyan na rin po natin yung atay. So, ayan. Ito na po yung ating kinulang bisayang manok. Ayan. Tignan na po natin kung ito ay masarap na po ba yung ating nilutong kinulang manok. Ngayon, tignan natin ang sabaw. Sarap mga kamami. So, kayo, pag mayroon din po kayong bisayang manok, pwedeng-pwede nyo na ipiluto. At ito po ay talagang sobrang sarap po talaga. Basta native na manok po yung gagamitin natin sa pagluluto. Lalo-lalo na po sa tinulang manok. Okay mga kamami, salamat po sa inyong pagsama sa akin. At ito po sana po inyong magustuhan po ang aking hinanda para sa inyo. At mga mami, palambing po sa hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, pakisearch na lang po Mami Yasky Vlog. Please subscribe.